So yun, kapindot, welcome back muli sa aking YouTube channel, Charwin Official. Yan. For today's vlog mga kapindot, ay i-review natin tong bagong bili ko na ano. Camera adapter ba 'yon? Yan. I-review natin 'to. Kung okay lang ba siya na nasa helmet nakakabit, kung hindi ba siya gaano mabigat or hindi ba siya mabigat sa atin o sa ating ulo, no? Yan. Kung nadagdagan ba yung bigat, camera plus yung adapter natin na magnetic. Yan. So bago yun mag intro muna tayo. So yun, itong gamit ko ngayon na ano, adapter pang GoPro ito na ano, adapter, camera adapter, no, nakakabit ngayon sa aking helmet. Yan, papakita ko sa inyo kung paano ko siya kinabit, no, sa helmet, paano ko siya in-install. So ayan, no, yun yung ano, ipakita ko yung picture kasi bago ako umalis, pinicturean ko muna siya na nakakabit sa aking helmet para ma-share ko rin sa inyo. So yan yung picture niya. Yan, ganyan ko siya ikinabit sa ano, sa aking helmet. So ngayon kitang kita ko yung view ng aking camera or kuha ng aking camera, nakikita ko siya. Yung dati hindi ko talaga siya makikita dahil nasa medyo nakababa yung ano natin, camera, dahil sa mga adapter natin. Pero itong adapter na to, napakaganda. Magnetic to mga kapindot. Share ko lang sa inyo. Magnetic ito. So hindi siya hassle para sa akin, no, na pag tinanggal ko yung camera, hindi kagaya nung mga nauna kong ginamit na adapter, kailangan kong tanggalin yung screw para matanggal natin yung camera. Pero ngayon hindi na natin kailangan yun, na tanggalin pa natin yung screw. So kasi magnetic naman to, iikutin lang natin yung adapter tapos sabay hugot natin. So matatanggal na natin kasi disalpak lang to or may magnet siya. Kaya mabilis natin siyang may install at matanggal. Napakaganda nito. So kung magtatanong kayo kung saan ko ito nabili, siyempre saan pa kundi Lazada. Sa Lazada lang naman ako namimili ng mga gamit ko pang vlog. Yan. So bali dalawa to ang binili ko dahil dalawa ang paggagamitan natin kamera. Pero yung isang ano na yon, hindi ko pa na-install sa isang kamera ko, gawa ng wala pa akong nabibiling ano, hindi pa ako nakabili ng SD card, no. So isang kamera lang ang ginagamit natin ngayon. Wala pa tayong SD card, wala pa tayong budget. Pag nagkaroon na tayo ng budget, saka na natin bilhan ng ano, SD card. Yan. So maganda siyang gamitin. Napakadali niyang ikabit, napakadali niyang tanggalin. So ang brand nito ay Ulanzi brand. So sa ano ko to nabili na store sa Lazada, sa One Gadget Philippines. Yan. I-search niyo na lang sa ano, sa Lazada, yung One Gadget Philippines, tapos itong Ulanzi na ano, magnetic quick release magnetic ano, adapter, no, pang GoPro. Yan, yun lang yung ano nyo, i-search nyo. GP ba yun? GP4. Yan, GP4. Yung 4 na number 4, ha.
Hindi yung for na mahirap. Number 4. Yan. Pwede nyo i-search yun sa Lazada. G4 GoPro quick release adapter. Quick install and quick release adapter. Yan. Share ko lang din sa inyo para makatulong din. Kasi importante sa atin yung ano, mga ganitong adapter para mas mabilis natin ma-access yung camera natin. Kung sakaling magtatanggal tayo ng ano, battery. Yan. So madali lang siyang tanggalin kasi magnetic siya. Napakalakas ng magnet niya. So, mayroon naman akong review niyan or unboxing. So hindi ko pa na-upload. Panoorin niyo na lang para may ano kayo, may guide kayo or ano to, para masatisfied rin kayo na totoo yung sinasabi ko na magnetic siya at saka quick release. So, kailangan natin yan talaga. Kagaya natin na nagmumoto vlog, na pagka nag-review tayo ng ating camera ay kunwari nagpapalit tayo ng settings ganyan for review purposes, hindi na tayo mahirapan na magtanggal-tanggal pa ng screw niya. So iikutin lang natin yung adapter na nabili natin na magnetic, pag-iikot natin para matanggal sa pagkalak. So mahuhugot na natin kagad. Tapos pagbalik, pag ibinalik naman natin, ganun pa rin yung proseso. Pagbalik mo, salpak mo lang, tapos ikutin mo pa kanan, pa kanan, pa kung baga pa clockwise, no? Para mag-lock siya. Tapos kung tatanggalin mo, counterclockwise para matanggal siya. Yan. Para mayroon din kayong ano, idea kung paano siya ikabit, paano siya tanggalin, paano siya ibalik, no? So, ito yung gamit ko ngayon na adapter Ulanzi. So nakita nyo naman siguro sa picture. So, ipakita ko ulit, ito yung nakatagilid yung ano, no, tagilid yung helmet natin na kinuhana natin siya. Tapos yung paharap, yan. Ganyan yung itsura niya kapag nakakabit sa ating helmet. So maganda. Kasi dito kitang-kita ko yung nangyayari sa aking ano, camera, or nakikita ko kung ano yung tana sa tamang position ba yung camera natin, no? Hindi ba masyadong nakatungo or nakatingala. So, dito nakikita ko. So ayos. Shout out sa kay ano, One Gadget Philippines. Napakaganda, sulit yung pagkabili ko dito. Bali 319 siya. So dalawa yung binili ko, naging 676 lahat. So yun lang naman ang gusto kong ma-share sa inyo, or gusto kong i-share sa inyo na itong gamit natin ngayon ay Ulanzi bracket or Ulanzi adapter. So napakaganda, sulit. Hindi naman siya kabigatan, sakto lang siya sa bigat, or sakto lang din siya sa helmet ko. Hindi naman siya kabigatan, kaya ayos lang. So medyo tinanghali na tayo. Mag alas 11 na yata. O, papasok pa lang tayo sa trabaho, mag alas 11 na. Wala naman ako sa schedule at nagpaalam naman ako na baka tanghaliin ako. So 10:25 na oras natin ngayon. 10:25 ng
tanghali. So ginagawa yung kalsada dito kasi yung lagi na baha dito, naapaw yung tubig sa kanal, no? At kaya binabago nila yung ano. Tapos nagwa-widening din sila dito sa lugar na to, yung dinadaanan natin. So baka alas 11 ando na tayo sa ano, trabaho. Hindi lang naman dito yung medyo mabagal yung takbo, mayroon pa tayong dadaanan na mabagal pa traffic doon sa ano, sa open canal. So magaling tong ano na to, ulansi adapter yan. Mamaya i-check natin kung ilang minuto na yung na-record natin para hindi tayo masyadong mahaba. Hindi masyadong mahaba yung record natin kasi mahirap mag-upload ng mahabang video pagka cellphone lang yung gamit, tapos load lang yung gamit natin ay may magastos sa load. Pero kung nasa bahay tayo, yun, makaka-list tayo sa gastos, no? Kasi may wifi tayo doon, kaya hindi tayo maano sa load. So dito sa unahan, check natin kung ilang minuto na itong na-record natin. Kasi kumbaga ano lang naman to, quick review lang naman to, mabilisang review lang dahil adapter lang naman to ang nire-review natin ngayon. Share ko lang din sa inyo para kung gusto nyong bumili, may ano na kayo, may ideya na kayo. So malaking tulong to sa atin, sa atin na nagmumotovlog. Malaking tulong to para less hassle or abala sa pagtanggal-tanggal ng kamera. Ito, iikutin mo lang, ayos na eh. Iikutin mo lang, pagka tatanggalin mo, counterclockwise, tanggal na siya. Mahuhugot mo na siya kasi magnetic kasi siya, kaya quick release talaga. Yan. So dito titingnan natin, check natin kung ilang minuto na tong video natin. Yan, dito tabi tayo dito saglit para ma-check natin yung ilang minuto na to. 13 minutes, so kukuha lang tayo ng mga 15 minutes, yan. So dito, bago tayo lumiko sa open canal, baka hanggang doon na lang yung ano natin, vlog or video natin. Malapit naman na tayo sa open canal eh. So yun lang, bago tayo magtapos sa ating video, nais ko sanang humingi ng suporta sa inyo. Paki-subscribe naman ang aking YouTube channel bilang tulong nyo na rin sa akin. Malaking tulong na rin yun sa akin yung pag-subscribe nyo sa aking YouTube channel. Paki-like, paki-share at paki-pindot na rin ang notification bell. I-bell all nyo mga kapindot, mga tropa natin dyan, kapwa motovlogger natin dyan. Yan. Paki-support naman. Yan. So malapit na tayo dito sa open canal. So, kakanan tayo dito para papunta sa ating pinapasukang trabaho. So yan, andito na tayo sa open canal, no? So hindi ko na pahahabain pa to mga kapindot kasi mabilis ang review lang to tungkol dito sa ating gamit-gamit na adapter pang GoPro. Pero hindi lang siya pang GoPro, all around siya. So bali tatlong connection ba yon? Yan, mga ganyan. Pwede pang cellphone,
kahit anong klase ng cellphone, basta may mga extra bracket kayo, pwede siya. Pwede sa tripod, pwede siya ikabit sa tripod. Tapos kung may mga bracket naman kayo na mga dati nyong bracket, pwede nyong ikabit dito sa ulansi adapter. Yan. So dito sa unahan, tatapusin na natin to. So yan lang naman, nice ko lang i-share sa inyo. So bago tayo magtapos, sana nakapag-subscribe na kayo, nakapag-like, at na-share nyo na rin itong video natin para sa lahat ng ating mga tropa dyan na mga motovlogger. Ayan. So pa-share na lang po nito ng ating video. Tapos paki-hit na rin ang notification bell, i-bell all nyo para every time na may bago tayong upload na video ay manotify kayong lahat. Yan. So yun, dito pag-aho natin dito, i-end na natin tong ating vlog. So yun, dito pwede na to. So yun, hanggang dito na lang mga kapindot. Maraming salamat sa inyong panunood, at sana'y nagustuhan nyo itong review natin sa ating ulansi adapter. Yan. So malaking tulong talaga siya sa akin, dahil nabawasan yung hassle natin sa pagtatanggal ng camera, no? Hindi kagaya dati na tanggalin mo pa talaga yung screw bago mo matanggal yung camera. Ito, ikutin mo lang, tanggal na. So yun, hanggang dito na lang mga kapindot. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits ulit tayo sa aking mga next vlog. Paki-comment na lang dyan, comment down below para ma-shoutout ko kayo. Yun. Hanggang dito na lang. Peace out. Bye-bye.